Good morning mga Karilis, may bago tayong update ngayon sa ating project. Ito po ay tungkol sa precast yard area na binubuhusan po nila o nagkakaroon po sila ng concrete pouring activity sa area ito. So, as of now mga Karilis, ito po ang situation sa or status sa precast yard area. Yan po mga Karilis ay busy na po ang mga tao riyan dahil nga po sinasamantala nila ang panahon na hindi po umulan. Asunod ang mga Karilis ay nagkaroon po ng preparation or fixation ng reinforcement sa gantry slab foundation. Ito po mga Karilis, kung nakikita po ninyo, ito po yung binuhusan nila na 15 tons sa gantry foundation. So yan po ngayon ang magiging resulta. Yan po yung slab na binuhusan nila ay kalibil po niyan. At ito naman po sa lugar na ito ay piniprepare po nila yung reinforcement para po sa araw na ito at mabuhusan po nila either bukas ng umaga pagka maganda na po ang panahon. So yan po mga Karilis, ito naman po ay ang right side na ito. Ito po yung 15 tons or 80 tons gantry foundation. So dahil nga po sa tagulan na makikita po ninyo, medyo may tubig po ang area na yon. Ngunit yan po naman ay itatanggalin po nila pagka mayroon po silang activity sa lugar na yan. Yan po yung situation na sublaw. Ito naman po mga Karilis ay ito po yung nasa left side o sa harap po natin na nakikita. Yan po ang preparation ng reinforcement. Dahil nga po sa susunod na mga araw ay bubuhusan na po nila at as of now maganda po ang panahon kaya tuloy po ang kanilang trabaho. Ito naman po mga Karilis ay yung continuation ng 80 tons sa gantry foundation. Kung napapansin po ninyo mga Karilis ay may tubig po dahil nga po sa mga nakarang araw na pag-ulan. Ngunit alisin po nila yan pagkauras na ng concrete pouring. Ito naman po mga Karilis ay yung bagong delivery nila ng reinforcement o rebar. Ito po yung pinaka stock yard nila. Yan po mga Karilis ang bagong delivery at meron pong tao na nag-assist kung paano po i-lift and then i-lower or i-stock yung reinforcement na yan o yung rebar na yan. So yan po mga Karilis ang ating situation sa ngayon sa or yung bagong update natin dito sa precast yard area. As of now mga Karilis ay kung nakikita po ninyo yung mga reinforcement na tinatakpan po nila dahil yan po ay protection doon sa just in case na umulan ulit. Yan po, sinasamantala lang po nila ngayon ang panahon dahil nga po medyo maganda ang panahon sa araw nito. At ngunit po kung minsan ay kinahaponan o mga bandang hapon ay umuulan na po. So kailangan po nila sumantalahin para po meron silang mabuhusan sa susunod na araw. So ito po ngayon mga Karilis, ito yung telescopic crane na ginagamit po nila for lifting and for stockpiling of the reinforcement bars.
Ito naman po mga ka-release ay preparation of side forms. Ayan po, kung nakikita po ninyo ay ready na rin po yan para po sa concrete pouring. So may mga additional works lang po na inaayos po nila at siguro ay within this afternoon ay mabubuksan po nila yan. Yan po mga ka-release. Kung nakikita po ninyo, may mga tao pong gumagawa riyan at siguro by this coming days ay makumpleto na po ang isang linya ng 15 tons gantry foundation. Yan po mga ka-release ang status sa Subnaw. At meron po tayong nakikita na mga tao gumagawa doon po sa pinakadulo niyan. At meron po tayong tatanungin na mga tao kung ano po ang schedule na kanilang pagbubuhos at kung ilan pong kubiko or cubic meter ang nakukonsume nila o may bubuhos nila sa gantry foundation na yun. Silalim. May spray na. Okay. Yan yung pinaka-concrete revision, top ng ano, concrete. Okay, very good. Tanggalin niyo yung tubig sa loob, ha? Oh, eh, ano, siguro po, anong, ano bang ginagamit niyo pang tanggal? May blower. Ah, blower. Ah, okay. Ayos yan. Ilang kubiko ito? Ah, hindi mo alam. Ah, okay. Sige, di bale. Ha? Ilang kubiko? Ah, 5. Foreman ka ba o ano? Ikaw ang foreman? Agents dito? Anong kumpanya mo? Asuna? Sure ka? Sigurado kung Asuna ka? Totoo lang ha? Magsabi ka ng totoo. Ah, hindi kaya Asuna. Ay alam ko kung magsasabi ka ng totoo, hindi. Uniforme lang yan. Pero hindi ka Asuna. O nga, pero hindi ka Asuna. Ano lang kayo yung pinaka-supply ng Asuna? Aga, ano from another company, sinupply niya sa Asuna. Baka ano ka, experts. Ah, yun ang sinasabi ko. Hindi may, walang problema, ayos lang yan. As long na sa tama yung trabaho, ayos lang. Yan po mga ka-release, may schedule na po sila kung kailan po nilang bubuhusan yan at kung ilang kubiko po ang makukonsumo sa gantry foundation na yan. Ito naman po mga ka-release ay ito po yung area na temporary drainage po ng project na ito o yun ang area nito. So kung napapansin po ninyo mga ka-release ay mayroon pong ginagamit sila na pump. Yan po ay nanggagaling po doon sa gantry foundation at tinatanggal po nila o pinapump nila yung tubig na naroon para po yan po. Dahil nga po lubog po sa tubig yung reinforcement at kailangan pong alisin po nila ang tubig na yan dahil nga po sa medyo lumalim ang area yan dahil nga po sa pag-ulan itong mga nakaraang araw. So yan po mga ka-release ang ating situation as of now sa lugar na ito. Ito naman po mga ka-release ay tuloy-tuloy po ang kanilang mga preparation ng reinforcement para po sa slab. Sir!
Doon sa kabila. Doon ka dadaan sa kabila. Hindi ka makapasok. Oo. Eh, doon meron din doon eh. Ito yung pinaka-drainage nila. Ito yung pinaka-drainage nila. Temporary, oh. Lalakad ng tubig, ano? Hanggang doon sa kwan? Sa may creek? Sir, kumusta na? Kumusta ang trabaho natin? Okay lang, sir. Ayos na? Ano ito? Kailan bang boss ninyo? Ah, ang hindi alam? Yeah. Ah, okay. Ay, yung isa? Ngayon? Wala rin, sir. Ako ng idea. Ah, wala ng idea. Ah, sir, beer mo yun? Oo, sir. Ah, sorry ah. Alam ko kasi i-judge ka rito eh. Ah, tine-check ninyo yung kwan? Yung tawag nito? Wala ko, sir. Sa alignment. Sa alignment? Oo. Kapunta ron? Oo, sir. Yan po mga kariles. Ito po yung portion na hindi po paputapos ng 15 tons sa Gantry Foundation. So, naka-schedule din po yan mga kariles na mabuhusan sa araw na ito. At yun po mga tubig na nariyan at nakikita po natin na yan po ay tatanggalin nila sa pamamagitan po ng water pump. At kailangan po nilang tanggalin yan dahil nga po hindi po natin mapapayagan na magkakas o magpupuring po sila o kay mabubuhusan nila yung Gantry Foundation na yan na may tubig. So, i-require po natin mga kariles na dapat ay alisin po nila yan bago sila makapag-umpisa ng pagbuhos. Ito naman po mga kariles na itong pinakagitna ng ating Gantry slab at may mga tubig din po dahil nga po sa pagbahan ng mga nakaraang araw. Subalit, gaya ang mga sabi ko, kailangan po rin nilang tanggalin yan at hindi po natin papayagan na yung kanilang ginagawa ay medyo magkaroon po ng problema. Ito naman po yung preparation nila ng reinforcement para po sa Gantry slab. At kung napapansin po ninyo, mayroon po mga pipes dyan na naka-inbuilt. Yan po naman ay para sa mga electrical wirings, whatever. Ito naman po mga kariles ay dumating na po ang kanilang hinihintay na concrete mixer. So, atin po titingnan mga kariles kung ano po ang kanilang gagawin sa konkrito na yan. So, as of now, meron pong tinatawag na concrete pump sa unahan na nakita po natin dahil yan po ang purpose ng kanilang pagbubuhos ay gagamit po sila ng concrete pump para po doon sa lugar na medyo hindi kaya abutin ng chute ng itong mixer. Ito mga kariles, kung napapansin po ninyo ay pinakunan po natin ng temperature yung konkrito at yan po naman po mga kariles, ang result po naman yan ay nasa tamang temperature naman po at nasa limit po siya. Okay lang naman po ang concrete temperature. So yan po mga kariles at kung nakikita po ninyo ay magkakontak po sila ng slump test at i-witness po natin kung nasa tama na po ang slump na konkrito. Kung magkakaroon po ng problema, hindi po natin papayagan na ituloy po nila. Ngunit kung nasa tama po naman, ay okay lang po at wala po tayong objection. At kung nakikita po ninyo, mga kariles, ay gumagamit sila ng cylinder cone para po ma-check po nila yung pinaka-slump ng konkrito. Yan po mga kariles, kung napapansin po ninyo ay nag-conduct po sila ng slump test. Ang purpose po ng concrete slump test is to measure the consistency of fresh concrete na dumating po
At siyempre po, to perform at checking the workability of press sa concrete na nakikita po natin. Kaya yan po mga karinis ang isa sa mga paraan kung paano po natin madidetermine yung uniformity or to ensure the uniformity of the concrete under certain condition. So, yan po mga karilis ang ating ang nakikita as of now. Ilan? 170? 175. Ah, okay. 175. Ito naman po mga karilis ay yung mga samples na kinuha nila doon sa mga naunang batch na dumating. So, yan po mga karinis sa isa po sa mga requirement yan. At ito naman po yung pinaka-delivery note ng bagong dumating na konkrito. So, yan po mga karinis at nag-uumpisa na po sila sa pag-bubuhos o casting ng concrete slab. Yan po mga karilis at kung napapansin po ninyo ay marami po silang mga tauhan para po dyan sa concrete pouring sa gantry slab. So as of now mga karilis ay maganda po ang panahon at sinasamantala lang po nila na ito ay humupa na po yung ulan at kailangan po nila mabuhusan ang slab na yan dahil na po sa hindi maganda ang panahon na sa ngayon dahil na po meron po tayong hindi at meron din po tayong bad weather condition sa mga panahon ito dahil na po tag-ulan na. Ngunit tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang paggawa sa area nito. Ito po yung tinatawag na precast yard area. Ito ay somewhere in Sindalan or in Barangay Sindalan na San Fernando, Pampanga. So, gaya po nung nasabi po sa inyo noon mga karilis, tabayanan na mo po natin ang mga activity sa lugar na ito o sa project na ito at napakarami po ang kanilang dapat gawin at makikita po ninyo sa susunod na mga vlogs ay may mga major activity na po tayo. At sana po ay abangan po ninyo mga karilis at makikita po ninyo kung paano gagawin at ginawa ang proyektong ito. At ito naman po mga karilis ay marami po makikinabang sa proyektong ito tulad po ng taga Bulacan, Pampanga at Karating Bayan ng Tarlac. So, sila mga karilis, ito naman po ay ito yung operator ng ating concrete pump at siya po ay nag-i-enjoy sa kanyang ginagawa as of now. So yan pong concrete pump ay remote control po yan kahit po nasaan siya ay pwede pong mamomonitor niya o makukontrol niya yung tinatawag na kung saan man po kayang dalhin yung pinaka concrete pipe yung nasa dulo na yon mga karilis. Kung yan po ay nakikita po ninyo yung maliit na o yung pinakadulo nung na rubber yung maliit po na yon yung nakikita po ninyo. May portion po silang karilis na natapos na at kung nakikita po ninyo ay nililabel po ng mga tauhan nila o ginagamitin po nila ng float tulad po yung ginagawa ng isang tao na yan dahil nga po pinapantay po nila at pinipinit niya yung area na mataas. Yan po mga karilis ang kaganapan sa kasalukuyan sa ating update sa precast yard area. Ito naman po mga karilis ay meron po tayong nakikita na standby ambulance vehicle. Ito po mga karilis ay isa sa mga requirement sa mga ganitong project na kailangan po meron po tayong ambulance. Just in case for emergency, meron po tayong magagamit na
sasakyan para po madala ang isang tao o may mga aksidente po na mangyayari doon po sa ospital. So, yan po mga kalinis ang ating situation as of now here in Precasta Yard area. Bago po tayo magpatuloy mga kalinis, ay shout out muna tayo sa ating mga bagong subscriber tulad po ni Naibi Sarni, Prince Ryan, Arthur Sebastian, Mr. Ims, Rabatubi, Michael Mas, Ochi Jarin, Roxy M, Speak Out, Winix Apro the Blog, Rafael Di Mayuga, Jim Cyril Di La Cruz, Paolo Rico, Adi Madillo, Jolie Sidon Stevens, Travili Rinsam, Floraldi, Sonny Arcillo, Kirby Pineda, Carl Siminski, Mauro Dilara o Mauro Acosta, Snow Kitty, Ida Ariem, Ruel Gallo, Beauty of Life, and Charlie Jets, Aros Flores, Edeliel Carino, John Buan, Mauro Cortez, Ruel Gallo, and Jimmy Oxon. Shout out din po kay Gerald Shunson, Aris Oriente, 4368 Oslet. Thank you kaibigan. At maraming salamat po sa pagsuportan niyo sa aking vlog.